Ami kasama. Ako convoy na lang, convoy na lang. Ah, sige, 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 convoy na lang tayo, convoy na lang. Okay, sabihin mo lang kami pag ano na, pag magkikita na tayo. Thank you, pare, salamat. Ingat. Ingat. Parang kinakala ko yung kausap ko na yun, ah. Parang pamilyar yung... Mahinahon ako ba? Nice meeting you again. Baka talaga. Anyway. Arthur Neri ang kasama natin. Arthur Neri lang naman. Arthur Neri lang naman. Galing lang naman ang concert. Yeah. Galing Canada. Oh. Ang may maple leaves pa. Iyon. Diba? Napakabango. Napakabango. So, maple syrup. So, anong gagawin natin? May dala ako sa'yo na pizza. May dala ka sa akin na pizza? Meron. Pero nga sa baba. O, kainin natin sa baba. Sa van. Oo, oh, sige, sige, sige. Kainin natin doon. Yun yung parang favorite ko na pizza. Yan. Kasi ang gagawin namin ni Arthur Neri dito ay mag-upod tip tayo. Kasi andito pa rin tayo sa Cagayan de Oro. Oh. At hindi nyo alam, hometown ni Arthur Neri ay Cagayan de Oro. Tama. Diba? At ayun, itutur niya tayo dito at maghahanap tayo ng mga malulupit na kainan. Pero dapat bilisan natin kasi baka maiwa kami ng aeroplano, kaya let's go. Alam ko saan tayo dadalhin nito. Saan? Sa Jollibee raw. Sa Jollibee. Jollibee na kaya. Masarap yung Cagayan de Oro branch. So andito kami ngayon with Arthur Neri sa Kusina Higala. Actually, marami talaga kaming gustong ikutan. Pero... medyo concern natin is yung oras. Yes. And I think itong Kusina Higala is magiging magandang representation na to. Kung ano yung mga pagkain na pwede matikman dito sa Cagayan de Oro. Tama ba yun? Oo naman. Yung ano lang talaga, isa pa namin sanang gustong puntahan is Humba ni Aling Bioli. Yun mismo. Oo. Ang kaso, hindi namin siya mapupuntahan kasi baka maiwa kami ng aeroplano. Mismo. Mahirap na. So dito na lang kami. Yun. Pero wait lang, may dala ka. Meron may dala ka. Asan na? Asan na? Yes. Ito pala. Ito. Uy! Ito yung ito yung parang favorite pizza ko, like every time I go home in CDO, like I order Demetrio's Pizza. Demetrio's Pizza. Yeah, it's hella good. Oh. Maraming pizza dito sa CDO. Marami din akong favorites. Actually no, ang napansin ko dito sa CDO, sobrang hip and classy ng mga ng food scene dito. Mismo. Nagulat ako, ha. Paano? Hip and classy. Nagulat ako. Hindi, nagulat talaga ako kasi pre, ina-expect ko. Nabiglasin. Nagulat ako kasi akala ko native. Alam mo 'yon? Akala ko parang ano siya, parang medyo paano ko ba-explain 'to? Yun nga, native na pagkain, traditional, pero parang na rin siyang Maynila. Mismo. Oo, yun. Ang ganda ng food scene dito. Opo. Kasi ang dami din talaga na taga like CDO na pumupunta sa Maynila to learn how to, you know, do things like properly. Restaurant business in general. Business way. Business perspective. Okay. So ito yung pizza, Demetrio's. Ito yata yung... try mo yung spinach. Ay, spinach muna. Bin. Yan. Uy! Spinach, tapos may pinya, jalapeno yung nakikita ko. Mm-hmm. Okay. May pepperoni, barbecue. Barbecue. Pero ito yung the best para sa'yo? Yung... usually in-order ko yung walang pineapple. Yung walang pineapple. Meron ba niya walang pineapple? So ito yung una natin titikman, Demetrio's Pizza. Ano to? Barbecue? Yes, barbecue and mushroom. Teka, sinulat ko kasi nakakalimutan. Sinulat ni... paborito niya to eh. Doon muna tayo sa walang dressing. Mismo, ako na mag-aawak. Ah, sige, sige. Thank you. Napakaganda, diba? Napakabango. Uy! Diba? Iba yung inaamoy mo. Ay, sorry. Iba yung inaamoy mo eh. Ano natin? Sarap mo. Sarap mo niya, baby. Ito ah. Ang Pilipino hindi masyado matinapay. So usually, ayaw ng Pilipino ng makapal na tinapay pagdating sa pizza. Mm-hmm. Sakto yung ratio. Mm-hmm. Tamang-tama yung ratio ng topping sa pizza. And the flavor, very good. Okay ito. Considering na nakabox siya, hindi pa rin nagsag masyado. Mm-hmm. Ganda. So every time mo uwi ka, pare, ito talaga. Opo, ito naman yung pepperoni and some... wait. Ito. Pepperoni and jalapeno. Pepperoni and jalapeno. Arthur Neri approved. Tingnan mo ito, preo. 1, 2, 3. Uy! Yes. Diba? Ganda. Hindi, gusto ko yung tinapay. Gusto ko yung tinapay niya. Pero yung ganda ng crust. Okay. Akala ko yung hot sauce na typical. Matamis siyang hot sauce. Alam mo yung nauuso dati na pizza sa atin, ha? Kinalagyan ng hot honey. Mm-hmm. Honey siya na maanghang. Parang ganun kasi matamis siya. Tapos syempre matamis, it goes well with the, alam mo yun, savory toppings, yung pepperoni, yung cheese, diba? Tapos biglang may jalapeno, masipang ganun. Ang sarap. Iba talaga pag sininom tayo yung kumakain. Ibang klase. Ang sarap mo nga daw ngumuya, baby. Diba?
Pero anyway, nakapag-appetizer tayo. Dito na ngayon tayo sa mga kainan sa loob sa Kusina Higala. Para excited na ako. Best restaurant 2019, 2020, 2017, 2018. Ang sabi sa iyo eh. Buhay, welcome to Kusina Higala. Ayun, hello. May ganun kasi lang. Mamatay ka daw sa akin. Lakas ni Arthur. Kaya, lakas ni Arthur. Nakita ko si Namba siya kanina. Nagkasama sila natataranta dahil sa iyo. Kay Arthur talaga sila natataranta. 10 or 8 to 10 people. Uy, matchy kami. Oo, Carhartt. Uy, puto! Nakupo, bibili bago. Ikaw may kasalanan yan. Sa'yo na yan, sa'yo na yan. Akin na yan, marami na. Marami na yan. Sa scotch tape ko. Tara, 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 tara. Dinulutan aseda. Ano po siya? It's a Maguindanaoan dish po. It's a celebratory dish. Parang siyang pinaghalo po na kinilaw. Meron po siyang ano, kasi ang isa talagang dahilan kung bakit ako interested. Nung gumawa po kami ng kinilaw content, ang sabi sa akin, maglagay daw ako ng tabon-tabon. Mismo? Yes. Oo. Hindi ko alam yung ingredient na yon. Hindi talaga ako familiar sa tabon-tabon. Andito sa CDO, sabi ko, baka makatikip ako ng kinilaw na may tabon-tabon. So, ito po ba may tabon-tabon? Wala po siya, sir. But we have the sinuglaw, which is may tabon-tabon. Yun. Yun. Humba de Oro. Lamb kulma. Ito po, sarap yun. It's a Tao soup dish. Ah, so, ano to? Native dish po to. Like, traditional siya. Yes. Oh, wow, okay. Inspired po siya sa Tao soup na mga dish natin. Mm-hmm. So, here in Kusina Higala, we innovate. We use lamb instead of the beef kulma. Okay. Actually, nasabi niyo na lahat ng i-re-recommend ko sa akin. Ah, okay, okay, okay. Sige. Yung lamb tsaka yung sinuglaw. Magtampo tuloy. Hindi naman. Ito na order natin. Ito, charred coconut. Ito, gusto ko to. Masarap din yung ano? Alin? Chicharong bulaklak. Oh, chicharong bulaklak. Sige, chicharong bulaklak. Ayan, may na ano na si R. Recommend na. Hindi na po available yung bulaklak. Ay, yung bulaklak. Parang katangan tayong recommendation, di na available. It's one of our sayang yan. Yung chicharong bulaklak ng Cagayan, hindi pa bumubunga. Ay, hindi pa bumubunga. Pagka-serve, saka pa siya bubunga. Siguro bigyan mo na lang kami ng calamares and fresh lumpia. Okay. Oh. Parang garlic calamares. Garlic calamares. Wala na pa rin. May masabi lang. Yung ano, yung fresh lumpia, good for? Sige. Good for the health. Good for the health. Ito po yung magic potion. Yes. Oh, akala ko ito na siya. Oh. May gagawin pa palang kaiba. May curse. Yan yung magic. Ito yung magic. Ito yung magic. Patingin. Game. Uy! Naging pula! Naging pink. Uy! Magic. Wizard si ate. Naging violet. Dahan-dahan lang. Hindi pa handa yung katawan ko. Saka, siyempre, hindi ka na magugulat dyan. Hindi ka na magugulat dyan. Amoy lemon. Ang ininom niya, nag-reach ng high note. Malinis yun. Malinis yun. Ayo ay my finite sa mga kaitamis ng ating samahan. Oh yeah. So ito, yung lumpia sariwa nila. Urahan ko na kasi sobrang hilig ko talaga dito. Nakita mo yung makinang-kinang na ano na yan? Makinang na bawang. I think this is garlic confit. Malambot ba siya? Uy, bot malam. Hindi sariwang bawang, pare. Kasi naman yung sauce niya. Yung sauce niya, mukha siyang peanut-based. Uy, ano yung laman na yun? Ubod po ba ang laman nito? Ubod ng sarap. Sheesh! Oh. Ay, ang galing mo pala kumain. Uy! Kabila. Dapat nagpo-ponos tayo kasi hindi tayo kadiri dito. Hindi tayo sa laulat ng dami. Okay. Sayang yung sauce eh. Paring Arthur, ang sarap na ito. Maliit lang ba bibig mo? Pati nga ng bibig mo. Uy! Sakto lang. Natikman mo na ba ito? Dati. Pero ito, kaya kita inaantay talaga. Ito, par. Yung ating sinuglaw. Sinuglaw. Ito, pre. Tikman natin. Pre, tinan mo yung sinuglaw nila. So, ang sinuglaw ay basically parang kilawin na mayroong inihaw na baboy. Mm-hmm. Parang ganun siya, no? Inihaw na baboy? Inihaw na baboy. Anong kahoy? Meron daw itong tabon-tabon. Yun. Okay. Tapos, milky yung sabaw ng sinuglaw. May coconut milk to?
Dahil yan sa tabon-tabon. Dahil sa tabon-tabon? Talaga? Akin na yung plato. Nagiging magical siya. Ah, is... Parang siya magic. Magic potion. Magic potion, parang ganito. Ang klase talaga mag-plating. Yan. O anak, kain ka mabuti ha. Tama na muna yung mga babae. Ha. Yes, Daddy. Pero pinatanggal na joke si Arthur Neri. So hindi nyo madirinig yun. Para sa amin na lang yun. Only for our ears. Ah, tingnan mo na pre. Elbow to elbow. Yeah, elbow to elbow. Oy, oy, grabe naman. Kung bibi daw talaga. Mahinahon lang, mahinahon lang. Mahinahon lang. Yeah. Namamanhid yung dila mo ng konti. Di ba yun siya? Yung lasa niya, hindi legit. Borderline paralyzed. Legit, legit pre. No joke, mamamanhid yung dila mo dito. Hindi kasi, meron naman talaga mga ganong food tulad ng mga Szechuan peppercorns. Ganon, na ipapamanhid yung dila mo. Medyo matataranta ka kapag ganon. Pero, masarap siya, yung timpla masarap. As I think, yung durug-durug na yan, yun yung tabon-tabon. Di ba? Yung parang paminta. Mas great kasi siya. Setting aside yung quality ng isda, maganda naman kasi rin talaga. Yung flavor ang pag-usapan natin dito, ibang klase. Sobrang nandun lang siya sa baba, pero if you know na nandun siya, alam mo. Alam mo eh, pag alam mo yung hinahanap mo. Try natin yung baboy na inihaw. Kasi binarbecue yung baboy. Mmm! This brings me back. Nung bata kasi kami, si Papa gumagawa siya ng ganyan. Hindi inihaw pero pinakuluan lang. Tapos talagyan niya ng halos ganyan timpla pero may toyo. Ang sarap pare. Ibang klase to. Ninong Ray approve. Ninong Ray approve, parang napakasarap. Sabi nga ni Big Boy Cheng. Tutututututututut stars. Yun. Anyway, doon tayo sa next dish natin. Ah, cheesy crab. Ah, ito yung dip. Ano nga? Like, ang galing dito kasi, ito, for sure, hindi na to traditional. Ano mo yun? Pero, somehow, ano pa rin siya? It feels natural dito sa area na to. Paro. Oh, may crab. Tira mo to, par. Tira mo to. Ayun, no? So, ayun yung crab meat, kita-kita, tapos breadcrumbs ata yun sa taas. Para, ikaw muna. I love you. Palagay ko, ganyan kinakain yun, di ba? Pagdikitin natin. Kung iniisip mo na ito ay mayonnaise o cream cheese base, nagkakamali ka, pare. Di ba, no? Iniisip ko din. Oh, di ba? Iba to. Masarap, tikman nyo. Oh, madam, para sa'yo po yan. Yun. Sarap! Sumasabog yung crab niya flavor. Mm-mm. Yung talaga, pag sumasabog talaga sa bibig mo, sarap talaga. Prawns and lemongrass. Prawns and lemongrass salted egg. So, salted egg. Tapos yung prawns nila, bukas ba siya sa likod? Yeah, deveined siya. Uy! Napakaganda, di ba? Tikman nga natin. Pagdikin natin mga hipon natin. Yeah. Laki ng hipon. Laki nga ng hipon. Baloktot din. Anyway, tikman na natin. Nabigla siya. Pakaliwa. Pakaliwa. Oh, pakaliwa. Tingnan natin, par. Yung sa akin, naka 903. For some reason, yung balat niya, kakain-kain. Gets mo? Ay. Uy! Ako nga rin. Ang sexy nung ginawa niya, ako nga rin. Good quality ng hipon. Yung salted egg niya hindi overwhelming. Mm-hmm. Usually kasi ganun eh, di ba? Medyo overwhelming yung salted egg. Naku-cover up yung lasa ng hipon. Ito hindi. Panalong-panalo. Ang sarap. Parang kami. Di ba? Mga klase to. Okay. Vermicelli so sotang hunto. Pansit itum, pare. Vermicelli with squid ink. Alam ko, may mga gumagawa na naman ito sa Maynila. Pero eto, vermicelli, karaniyan ko kasi ginagawa, ginagamit doon lihon. Mm-hmm. Tignan mo pre, gano'ng kaitim yan. Maitim pa sa bodhigo yan. Okay na. Pero mo, grabe oh. Mga ganun po. Ang sosyalin talaga eh. Pagdikin natin mga pansit natin. Malas. Mga pansit na itim na nakikita ko, karaniwan kulay itim lang talaga siya. Hindi siya masyadong malasa. Ito sobrang lasa, no pre, no? Iba to. This is deep rank. Ay, ito yung ano, dalag. Okay, gan. Mudfish, oo. So, pinirito siya, tapos gata, eto, nyog. Ay, yung burnt coconut, oo. Parang steak lang. Oo, oh, table side no, presentation pa, no? Ah, so, idudurugin mo siya kasama nung gata. Yes, sir. Ah. Okay, eto ano ito? Mango, sir. Green mango? Yes, sir. Ooh. Ano yan? Sili ba yan? Sili, sir. Oh, yung sakto lang ha, kasi baka iba hindi ko makain ng mango. Tapos yun yung burnt coconut, ay putik. Be generous. Oo. Tapos ito, sir, ilalagay natin nyo. Ano yan? Dayap? Yes, sir. Dayap. Dayap. Ito tawag sa Bisaya. Suwa. Suwa ako. Tama ka nga. Suwa nga. Tama. Mayambag talaga ako dito. Tama. Puti, kuha na ako ng
plato dito. Hindi ko ina-expect na gaganyan yun, ha? Ah, bubuin. Yes, sir. Galing, oo. Sige, sige, sige. Pingin ako, lagyan mo na ako, sir. Kawawa naman. Ikaw naman, ikaw naman. Thank you, sir. Thank you, thank you. Pre, napakaganda. May tableside preparation pa. Very interactive, di ba? Tikman na natin to, Diyos ko. Uy! Oh, di na kayo nag-cheese! Hmm, nag-nag ako. Excited. Yeah, yeah. Oh, napakaganda. Pre, ito legit. Kung ano yung in-expect mong lasa siya, lasa niya, hindi yun yun. Malayo siya. Binubuo mo na yung lasa sa isip mo eh. Pero iba, malayo siya doon, pre. Ang sarap. Tsaka yung burnt coconut, iba yung burnt coconut, pre. Burnt pa, talaga siya. Pero, hindi lasang uling. Nakakain ako uling eh. Hindi lasang uling, pre. Gagong sarap niya. Ito, dapat matry niyo to. Pre, may dumarating na dito, pre. Ito yung ano? Lamb. Lamb kulma. Mm. Ito yun, pre, oh. Yung sabi ni Kuya na kafir lime leaves. Ito yan yung ocho. Yung dalawang magkadikit na dahon. Pero kuya, pahingi na kami, ha? Ano to? Lagyan natin yung jug. Parang piyesta na yan. Yes, sir. Para siyang ano, kaldaretang Maynila, creamy. Para siyang ganun. Kung iisipin mo, lamb, sabi mo parang asosyal pagkain ng ibang bansa. Hindi pala, kinakain pala talaga siya dito, no? Ano to? Tupa, no? Tupa? Anong tawag sa nag-aalaga ng tupa? Tupayero. Mingan natin to. Wala akong alam sa ingredients, pero masarap to. Iba. Iba yung lasa niya. Hindi, again, hindi siya lasang kaldereta lang. Alam mo, mukha siyang kaldereta, pero iba, pre. Rounded yung spices niya, pero nag-travel paangat ng ilong mo, pre. Para kang sumingkop ng spices na gano'n, eh. Di ba? Talagang rekta utak. Ang sarap, ibang klase to. And mas masarap siya pag may kanin. Eh, medyo nagpapagpayat tayo. Oh. Ako rin. Ikaw rin? Abag. Anyway, masarap, masarap, masarap. Tsaka ang galing nito. Tiula. Tiula itum, pare. Talagang, ayun o, maitim talaga siya. At ang nagpaitim dito ay yung sinunog na nyo, burnt coconut. Ano po yung karne niya? Wagyu beef. Wagyu? Wagyu beef? Uy! Wow! O, tikman na natin to, pre. CDO, Wagyu yun. Ah, talaga? Binabad sa pastel. Dito daw eh. Yan. Kasi masabaw siya. Ano, sa unang tingin, kunyari ikaw taga Maynila, tapos may ipipresenta sa iyo itong dish to, ang iisipin mo dito, pre, dinuguan. Kasi ano, tira mo yung kulay, mukhang dinuguan. Actually. Diba? Mukhang ganun. Amoyin natin. Mabango. Tanglad. Tanglad. Tanglad agad yung naamoy ko. Tikman natin to, pre. Tikman natin to. Pagdikitin natin yung mga masabaw nating karne. Oh my God. Lambot ng karne, walang problema. Yun na yun, alam na natin yun. Pero yung lasa niya, dalawa kasi ang lasa ng gata. Yung fresh na gata, na fresh, puti. Tsaka yung cooked down na gata, pare. Yung latek, medyo malatek, malangis yung lasa. Ito, none of the above, pare. Apparently, kapag sinunog mo pala ang nyug, nag-iiba talaga yung lasa niya, di ba? Isip tuloy ako ngayon, bukod sa brief ko, kung ano ba yung pwedeng sunog. Pero masarap pa rin, di ba? Pero sarap na ito. Ikaw, ano masasabi mo, pare? Gusto ko yung matry. Yung brief na sunog? Na tayo sa next dish natin, pare. Beef rendang from Marawi. Tingnan mo yan, pare. Tapos, merong, ano yung palapa. Sa taas, oo. Umu-order ako yan. Actually, kinakain ko yan sa bahay. Palapa na nakabote. Yun. Oh, masarap yun, di ba, no? Kinakain ko lagi yun. Sarap sa kanin. Sarap sa kanin. Yan. Tapos, syempre, kukuha ko na may palapa. Tikman ko lang muna yung palapa kung kalasa sa itong kinakain ko sa bahay. Nag-depend na kayo ng palapa? Okay. Oo. Parang ganito nga yun. Although, sorry sa ino-order ako, pero mas masarap to. Tingnan natin, pre. Tingnan natin to. Beef rendang. Una, iniisip ko dapat pula siya, pero kasi medyo Filipinized na beef rendang na siguro to eh, di ba? Siguro. Arthur, pagdikitin natin yung mga karne natin. Alvin, halika dito. Halika dito. Halika dito. Kailangan matikman ni Alvin to. Halika dito, Totong. Sige, ngayon sabihin mo sa akin anong dish yan. Nandun yung familiarity eh, di ba? Para siyang kaldereta without heavy spices. Kasi ang pagkakalam ko sa rendang, heavy on the spice. Eto hindi eh. Di ba? Sakto-sakto siya. Actually, pag sinabi mo sa ibang tao na kaldereta, maniniwala sila eh, di ba? Ayun, meron pa siyang palapa. Actually, mama, yari sa akin sa kanin. Yung spices nito ng palapa, it varies, parang it depends on you. Ah, depende pa sa'yo kung ano yung trip mo. So, nasa sa'yo talaga, no? Galing, galing. Iba to, iba to. Kung nakakain ka na ng beef rendang, iba to. Sa alam nyo na beef rendang. Homebody, pare, ang ganda. Ang ganda. Grabe naman presentation. Grabe naman presentasyon. Diba? Homebody oro. Uy, kalambot. Ano to? Tokwa? Uy, pre, oh.
Uy! Ay, Diyos ko! Grabe! Lambot na dupat na pamangkin ko. Pamangkin. Pre, iba to. Iba yung lambot. Iba yung lambot na ito. Yan, kita niyan. Lagyan natin ng sauce at itlog. Yan sa'yo. Para pagdikit na natin yung mga tawa natin. Tsaka itlog. Uy! May itlog. Okay lang magdikit ng itlog. Na-feel ko nga. Masarap yung sauce, matamis. Okay. Matamis yung sauce. Medyo parang alo siya. Pares natin. Medyo nandun yung level ng tamis niya. Yung asado natin. Ganun yung level ng tamis niya. Yung suka, nag-cook out na siya. Pero, pre, yung lambot. Ay, also may pineapples to, di ba? Kaya rin talaga iba yung tamis niya. May diba? Kalasaan ng parang ham. Oo, tama, parang cured ham na siya, ganoon na siya. Ang sarap nito. I think first time kumakain talaga ng humba na galing sa lugar kung saan siya talaga kinakain. Mm-hmm. I think first time yun. And napakasarap pare, ibang klase ito. Subukan natin gawa ng short format to. Ang sarap, Meron pa ba tayong bago? So yun nga, na yun yung lahat ng pagkain namin dito sa Kusina Higala. Pare, Arthur, maraming salamat sa'yo. Thank you so much. Nagkita ulit tayo dito pa. Sa hometown mo talaga, pare. Thank you. Pag nagawi ka rin ng Malabon, oy, kukup-kuping kita. Pwede mga 1 month. Oo ba? Kaso hindi na ganyan mukha mo paglabas mo, pre. Ganto na. Matataba ka na. Pero anyway, pare, maraming salamat sa'yo. Kain na tayo. Yung legit na kain na. And kayo mga inaanak, kung meron kayong pagkakataon, bisita kayo dito sa CDO kasi iba yung ano nila. Food scene nila dito, pare. Ano na sila? Like, upgraded. Kung ine-expect mo mga traditional food, nandun pa rin naman pero with a respectful hint of modernity. Lalo dito sa Kusina Higala, para ibang klase dito. Ma'am, maraming salamat po dahil nanggulo po kami pero hinayaan nyo pa rin po. Ayun nga mga inaanak, sana nag-enjoy kayo dito sa food room namin. Siyempre, with our tour guide, Arthur Neri. Arthur Guide, diba? Maraming salamat mga inaanak, bye-bye. And punta kayo dito pag may pagkakataon. So, magluluto daw ako sa stage. Tara. Yun. Nakabahan ako. Pag-inire nyo to, yun, mistake yun. Yeah, mamaya ang uwi namin, alas 6. Ah, gabi. Yeah. Oo, gabi po. Okay, yeah. Apo. Nice to meet you po. Ano, pwede ba tayong magluto together? Sure. Ayan. Sige. Pwede ko kayong puntahan sa inyo or pwede kayong punta sa amin, kahit saan. Sige. Oh. Teka, saan ka ba? Sa Malabon po. Manila. Malabon. Opo. Sa Caloocan? Yes, kadikit po ng Caloocan. Puntahan ito to. Ayun, Narating niya na, diba? Sige po. Schedule natin. Sige po, Alvin, ikaw na bahala sa schedule, diba? Game. Excited, Minsan lang may mapupuntang pokey sa atin. Minsan lang talaga, diba? Lagi po kami nanonood. Lagi po kami nanonood. Talaga? Yes. Tinitingnan ko kung ano suot nyo rin. Mag-hi-hello daw po ako sa inyo sa stage. Spot off tayo. Yan. Thank you. Salamat po. Di na po namin kayo guguluhin. Congressman, maraming salamat. Ano po yung sabi nyo kanina? Pupuntang sa inyo. Magluluto tayo. Sige. Thank you. Yeah.